Clear pa lang natin to, guys. Magiging ako niya. Samahan niyo ako. Ito yung dinner ko. Alam niyo po, guys, hindi masyado matamis tong watermelon na nakuha ko. Ang sekreto ko dito is, talagang ko kinaasin. Kasi, yung hindi matamis, pag nilagyan mo ng asin, parang tumatamis na siya. Charan! So, I will put salt on it. Ganyan. Tapos ito. Hindi kasi ako nakain ng heavy dinner. Fruits lang ako paggabi. Kasi, nabubusog na ako pag yung fruits na maraming water. Sosok ko siya sa asin. Ito pala yung anak ko, guys, nung umuwi ako ng 2019. Di ba? Virgin pa ako dyan, guys. So, nakaka-proud na alam mo yun, nagmamarcha ka kasama ang anak mo, di ba? Tapos, dito sa abroad, kasama mo na sila nagtatrabaho, may income na rin sila. Pero sad to say, may pamilya na yung anak ko kasi all my life, guys, since nag-asawa ako, nagtrabaho talaga ako. Hindi ako tumigil sa pagkatrabaho hanggang sa nanganak ako, hanggang sa nagpa-aral sa kanila. All the way hanggang nakatapos sila ng pag-aral. Kasi guys, ang sekreto ng edukasyon ng mga bata, nasa kamay talaga ng nanay. Lalo na pag yung ang tatay ay kulang stable job at kulang sa diskarte. Hindi makapag-aral ng mga bata. So, dapat tayong mga nanay, double time yung pag-iisip natin. Hindi pwede yung katanga-tanga. Minsan, guys, nalulungkot ako kasi for over 17 years na hindi na ako nag-asawa ulit mula nung hiwalay ako kasi napugyan na ako, guys. Parang nawala yung trust ko. I mean, yung confidence ko sa sarili ko na, alam mo yan. Baka mag-asawa ko ulit tapos baka mas maging worse pa yung makukuha ko for the second time. Kesa yung naliwan ko. Kasi, alam mo, nasanay na ako sa buhay na pupunta ako kung saan gusto. Paggawin ko kung anong gusto ko. Mga ganong tipo pa. Hindi nakatulad nung meron kang kasama sa buhay. Kasama sa buhay. Ba't late ka? Saan ka galing? Sinong kasama mo? Anong ginawa niyo? Blah, blah, blah. Ba't ganito? At ang oras ka? Parang hindi ko na yung matanggap. So, pinili ko na lang mag-isa. Pero, kung may chance naman na dadating at maayos naman, why not? Pero, to make a new family again, hindi na siguro. Yung company na lang, guys, yung kasama mo na lang sa buhay, sa pagtanda, yun na lang siguro ang kailangan ko. Kasi, minsan kasi nakakamiss din na wala kang mapagsabihan na mga sama ng loob, di ba? Iba din talaga may kasama sa buhay.
Guys, pasensya na kayo, pero wala akong may content ngayon. Mag-chika-chika na lang muna tayo. Nung Sabado guys, lumabas ako pero nakalimutan ko mag-video. Ang init kasi sa labas, kaya hindi ko naisip yung video. Nawawala ako sa mood pag mainitan ako, pag pinapawisan ako. Hindi ko nakokontrol yung mood ko. Nagiging irritable ako. At hindi ko magawang umiti. Nakakabusog talaga ang watermelon guys. Saka nakakalagi pa siya ng ano, kinabukasan, ng future. Gayahin niyo ako guys. Yung mga ano dyan. Mga Alex Gonzaga na dibdiban dyan. Gayahin niyo ako para magkaroon din kayo ng kinabukasan. Come here. Marami akong gusto i-share sa inyo guys, pero I don't think na dapat siyang i-public kasi personal life ko yan. So, tama na yung ano, nalaman yung trabaho ko, tapos mga daily routines ko, ganyan. Okay na yun guys. Bigyan po yung aso ko guys kasi napatingin sila sa akin. Yung mga tao sa Pilipinas, tanungin mo saan sila gusto mag-travel. Gusto nila pumunta ng Amerika, gusto nila pumunta ng France, Australia, Canada. Pero guys, kami na nandito sa labas ng bansa, nandito sa ibang bansa, ang gusto namin i-travel is Pilipinas. Makauwi ng Pilipinas. Ang the best na place sa mundo guys, walang iba kundi Pilipinas. Kahit saan ka man mapadpad guys, kahit saan sulok man ng mundo, pangarapin at pangarapin mo, iisa lang, makauwi sa Pilipinas. Kasi, ewan ko guys, pag nakakalam nyo ba na, pag nakauwi ako ng Pilipinas, paglapag pa lang ng, hindi pa lang siya nalapag, sinasabi pa lang ng aeroplano na, few minutes, lalapag na tayo sa International Airport ng NAIA, ganyan. Sobrang, alam mo yun, yung ko pero yung overwhelming na feeling na nakikita mo yung mga bahay na sa Pilipinas, kita mo naman yung, alam mo yun, yung Pilipinas na yung buong buo yung sarili mo na being Filipino. Ang sarap sa pakiramdam, guys. Yun yung pinapangarap ng isang OFW na makauwi ng Pilipinas, mag-spend ng time sa family,
yun ang the best na ma-feeling. Tagal ko na hindi nakauwi, guys. Mag-4 years na. Although nandito naman mga anak ko, pero gusto ko pa rin umuwi kasi nakakamiss lang ng Pilipinas. Hindi sa ano yan, wala lang yung feeling na sa Pilipinas pero sa sarili mong bansa. Ang sarap ng feeling na ganun. Although malaya naman ako dito, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Nakakain ko ang gusto ko, pwede ko magluto ng gusto ko. Pero, still, pinapangarap pa rin makauwi ng Pilipinas para kahit mag-vacation man lang. Guys, nasa mga 16 to 17 years na ako dito sa labas ng bansa. Pero kaya ko pa naman magtrabaho. Until makapagtrabaho pa ako, hindi mo na ako uwi for good. Dito muna ako kasi sayang yung panahon na lumilipas at wala akong income kasi wala pa akong bahay, wala pa akong uwian. Although may mga anak naman ako, pero iba pa rin yung may sarili tayo para may privacy tayo. Sisikapin ko, guys, na in another 3 years, buo na yung bahay na pinapangarap ko. For the meantime, nag-iipon pa lang ako. So, hopefully, maging successful tayo sa bawat pangarap natin sa buhay. Ang gamot lang dyan ay magtiyaga at magtiis-tiis, magtipid at huwag maloho. Yun lang. Kasi hindi tayo habang buhay na nasa abroad at hindi natin alam ang mangyayari bukas. So, kung ano man, may mga emergency, at least meron kang bubunutin kasi meron kang tinatago. Yun lang ang pinaka-importante. Maglaan tayo para sa panahon ng kagipitan kasi mahirap kumiram ng pera, may hindi ko makakiram kung lakang collateral, tapos hindi basta-basta. Walang makakilala sa'yo kung walang-wala ka na. Kaya guys, mag-ipon tayo para sa sarili natin, magbayad tayo ng mga insurance natin, makakatulong din yan in the future pag matanda na tayo, meron tayong tatanggapin na pension, ganun. So yan lang, hindi ko na maubos ang food ko, guys. Yan lang. Salamat sa panonood. See you in my next vlog.